kinestyon ni Surigao del Norte Second District Representative Robert Ace Barbers. Ano ang motibo ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa sa pag-imbita sa isang dating ahente ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, na nagpatotoo tungkol po sa umunoy, tinatawag po ito yung mga PDEA leaked documents. Mula po ito noong 2012, itong mga dokumento na ito na nagpapakita na ang ahensya ay nagtakda ng isa pong operasyon laban sa dating senador at ngayon ay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at isang kilalang aktres. Alamin po natin ang detalye ng kanyang reaksyon. Kasama na natin sa linya ang chair ng House Committee on Dangerous Drugs sa Mababang Kapulungan, Representative Robert Ace Barbers. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Ace. Welcome back. Hi, good morning, Ali. Good morning, Pat. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ang nangako na ba, napupunta dito ng live. Sabi ko nga, sabi niyo may utang ako sa inyo. Sabi ko, ang utang, may interest yan, ha? Kung eto na, eto na. So, kine-question mo yung motibo na sa isinasagawa pong hearing ng Senate Committee on Public Order on Dangerous Drugs chaired by Senator Bato de la Rosa. Hindi ba kayo naniniwala that this is in aid of legislation? Well, Ali and Pat, no, hindi po natin kine-question yung kanyang motibo because karapatan po at nasa power po ng Senado under the Committee on Public Order and Dangerous Drugs na mag-imbestiga in aid of legislation. Ang aking lamang pong tanong na namumuo sa aking isipan, yung testimonya ng witness na si Mr. Morales. No? Jonathan Morales, Para kasi sa akin, no, yung kanyang testimonya, hindi dapat bigyan ng weight, no, kasi nga itong credibility nitong agent Morales na ito ay questionable. Why do you say that? Nakita naman po natin na yung kanyang record, no, sa Philippine National Police, yung kanyang record sa PDEA, in fact na discharged din siya from service because he was charged for extortion, no, in extort daw allegedly yung suspect na hinuli nila na involved sa droga. Okay. So, having said that, Kong Ace, na sabi mo nga, walang credibility itong si Jonathan Morales, and sabi mo, you don't want naman to, syempre, trivialize naman po yung hearing na sinasagawa po ni Senator Bato, pero marami po nagtataka kung bakit nga, ako nga, sinabi ko nga, parang hindi yung ba ito waste of time, kasi, 2012 pa po ito, tapos the president enjoys political immunity dahil nga he's the sitting president. So, what else can happen? Is this parang harassment? Meron ba ito ba yung ginagawang political leverage? I know, just to second guess, Senator Bato. In fairness naman kay Senator Bato, because nga sabi ko nga kanina, ito ay under dun sa kanyang committee at maaaring ang sa aking pagkakalam, yung kanyang motu proprio investigation ay originally ang pag-uusapan doon ay itong drug bust na nangyari dito sa Batangas, no, just recently, na kung saan around 9 to 10 billion pesos worth of illegal drugs ang nahuli. Yeah. No, but kaya nga merong tanong sa aking isipan na naiba yata yung agenda, no, napunta dito kay Agent Morales, na sabi ko nga in the first place na para sa akin, ha, personal opinion ko to, but I respect the opinion of Senator Bato na para sa akin ay hindi ko bibigyan ng weight, no, yung kanyang testimony, kasi nga questionable yung credibility nito at maraming kalokohan na ginawa ito noong kanyang panahon sa serbisyo. Okay. Na mas binibigyang weight yung testimony ng former PDEA agent na ikaw nga questionable ang credibility because of yung kanyang history, no? Kesa doon sa statement po ng Director General na si Moro Virgilio Lasso. Well, alam mo, meron kasing principle sa ano, di ba, yung sinasabi nilang res ipsa locator. The thing speaks for itself. The record will show na ito yung record ng itong sinasabing witness ng PDEA leaks na ito. Unang-una, pag questionable yung credibility,
naturally, questionable yung motibo. Mm. Diba? So, bakit natin bibigyan ng, kung ika nga, pansin? For lack of a better word, Pat and Ali, no? Mm-hmm. Bakit natin bibigyan ng pansin yan? No? Mm-hmm. Eh, yun nga, sabi ko nga, kung questionable yung credibility nito, at wala naman itong magandang record sa PIDEA at sa PNP, eh, ba't natin binibigyan, ba't natin hindi questionin yung kanyang motibo? Mm-hmm. Maaring maraming motibo ito. Di ba? Pwedeng political, pwedeng personalan, may galit ito, or whatever it is. So, sabi ko nga, hindi dapat dito, para sa akin, hindi dapat dito nakatuon. Mm-hmm. Yung investigation in aid of legislation. I remember COMACE nung panahon po ni former President Duterte, talagang there was a crackdown sa mga celebrities, eh, di ba? Meron supposedly may listahan ng mga celebrity drug users, meron rin listahan ng mga pushers. Ito po, tapos tumahimik na po eh, parang wala na, no? And then ngayon parang inaangkat kasi nga the president's also being dragged into this. And si Maricel Soriano, who's also an actress also. Ngayon po, ito ba yung sinasabi rin kasi po ni Senator Bato na they were just on the list, hindi naman po sila nagpo-push, parang surveillance lang po. Is that also a ano something that we should parang yung ba dapat eh pag ano, cause for alarm ba ho yan? Yung gano'n, kung ako kunyari si Maricel o PBBM ako, na napunta ako dyan sa listahan, is that a cause for alarm na nandyan na po ako sa listahan? Well, alam mo, Pat and Ali, itong listahang ito, kung meron man at merong validate na mga names dyan sa listahan na, meaning confirmed or meron talagang pruweba na ito ay dapat dyan sa listahan yan, dapat it should remain confidential eh. Mm. Hindi nga dapat ito na lumalabas. Kasi paano kung hindi totoo? Oh, paano po protektahan yung rights naman nung naapektuhan dito, di ba? So this list that was supposed to be the list of all personalities, whether ordinary citizens, public official or celebrities, dapat must always be kept confidential. Mm-hmm. Hindi dapat ito lumalabas kasi makakasirang buri ito sa ating mga kababayan. Correct. And then I think itong araw na to, ang pagpapatuloy po ng hearing sa Senado, and from what we heard, nakaschedule po na mag-attend si Maricel Soriano sa naturang hearing. So, what if, dahil nga sa pinanghahawakan din po ng mga litrato, di umano, no? Apart from the leaked documents, meron binabanggit po na 5 litrato taken on separate dates na mapilitan tuloy na aminin na totoong nangyari ito noong 2012. Saan po makakarating ito? Na ibabanggitin ko na rin po dyan kasi nga po, ang more and more ang nangyayari po in both houses of Congress, hindi lamang po sa Senado, kapag ganyan po na meron pong nagaganap na mga hearing, napupuna po ang mga perehong kapulungan, no? The upper and the lower houses na tumatayo po na parang halos korte na. Hindi naman sa ano Ali and Pat, no? Pero sa amin sa lower house, wala ho kaming, sa akin, I can only speak for my committee, wala ho kaming ganyan. In fact, all our investigations or inquiries in aid of legislation, meron po kaming pinakitang committee report na meron pong laman na proposed legislation. No? Wala ho kaming ginawang committee report sa aming committee na wala ho kaming pinopropose na legislation o at least recommendations, no, for the improvement of governance. Kompleto ho kami dyan, and I can only speak for my committee. I'm sure all other committees in the House, they also have the same function and they also have the same results, no. In fairness, hindi ko rin kasi kabisado yung ibang investigations na ginawa ng ibang committee sa amin. So yun nga po, kung napatotohanan nga po, kung napatotohanan na nung 2012 talagang nangyari yung mga yung drug use po, what's next? What is the point of trying to prove that in 2012 then Senator and now President Marcos was an illegal drug user? Yun nga ang masama dun eh. Yung nag-implicate sa ating Pangulo,
unang-una, walang kredibilidad, mm-hmm. di ba? Yun nga ang sinasabi ko, di ba? Ngayon, kung merong mapapatunayan dyan, tingnan natin kung anong ilalagay sa committee report, no? Uh-huh. Kasi, you know, aside from us proposing legislation in our committee reports, we can also recommend prosecution against anyone mm-hmm. or any personality that we feel is criminally liable or administratively liable sa aming investigation. Mm-hmm. So yan, ayaw naman natin pangunahan kung ano yung dulo ng investigation na yan. But you know, sabi ko nga kanina, yung paggamit o pag-implicate ng pangalan ng ating Pangulo, eh sa tingin ko ha, medyo foul ito. Uh-oh. At kung wala ka namang mabigat na basihan, wala ka namang ano, puro ka lang kwento, na may picture, na mayroong papeles, na may ano, eh unang-una, yung nagsasabi, eh walang kredibilidad. Uh-oh. Kaya sa aking paniwala, personal na opinion ko, eh hindi naman dapat doon pumunta yung investigation. Kung meron man, it has to be done silently. Uh-oh. Kung meron man, di mag-file, let law enforcers and the Department of Justice do their job. So kung paano ho yan, ngayon na private citizen na po itong si Morales, hindi na siya po tiga PIDEA, pwede ho ba siyang kasuhan po, kunyari, ng mga artista dahil nga yung pangalan po nila ay linalabas? Yung sabi mo nga, it has to remain confidential eh. Pero binunyag na po yung pangalan po ni Maricel, tapos pati si PBBM. Ngayon po, hindi na siya PIDEA agent. Pwede na po sampahan ng kaso. Can also the Senate also, no, if it was proven that these are all falsified, pwede ba siyang for perjury? Well, unang-una, yes, pwedeng kasuhan ng perjury siguro ito si Morales, no? At saka, probably libel, mm-hmm. slander, or whatever it is that he has violated, no, base sa ating revised penal code. Kung lalabas na ito ay nagsisinungaling at wala isang sapat na basihan at ebidensya, eh siya ang unang-unang dapat makasuhan. Kasi paninirang puri ito. Uh-oh. Ito ay naghanap ng venue, makapagsalita ng hindi kanais-nais sa isang tao o sa ilang personalidad, eh dapat managot siya rito. Alam niya accountability niya. Yun ngang dating nasa gobyerno siya, alam niya yung kanyang accountability, mas lalo ngayon na wala siya sa gobyerno. Uh-huh. Alam din dapat niya kung saan papunta ito. Ayun. Uh-huh. Of course, it does not have to be said, ano, na ito ay talagang sa hiduaan pa rin ang kampo ng between the Duterte camp and the Marcos camp, na talagang alam naman natin po. Yesterday, we had the political analyst on the show at sinasabi nga po ni Professor Ed Chico na ito pa rin, si Senator Bato de la Rosa being identified with the camp of former President Duterte, siya yung PNP chief po noon, na ito pa, dinalabas niyo po itong issue na to against President Bongbong Marcos, na alam na po naman natin, meron namang issue kasi nung napipinto po na desisyon, although the President has always said, maintained na hindi papayagan na makapag-imbestiga ang International Criminal Court. So, ito po ba, sa inyong opinion, may kinalaman pa rin sa na lumalalang hidwaan po sa pagitan ng kampo ng Duterte at Marcos? I have to kumbaga be fair, no? Ayoko kasing isipin na ito ay kasama o ito ay resulta ng hidwaan between Duterte and Marcos, no? Sa aking kaya nga nagtatanong ako eh, may namumuong katanungan sa aking isipan na bakit natin binigyan ng oportunidad na makapanirang puri itong tao na wala namang kredibilidad, di ba? He has questionable integrity, questionable credibility. So bakit natin binibigyan ng airtime? Ang point ko yun. Doon ako nakatutok sa ngayon, no? Whether ang motivation ay political or otherwise, siguro I am not at the moment
will be able to say that it has something to do with politics. Okay. Pero ito, Kong Ace, no, isa pa rin nakakapagtaka, si Maharlika, kasi siya po yung naglilike, di ba? And yet, ano, she's very elusive dahil nga nasa Amerika yata, hinahanap siya. Anong chances po na she can be accountable also for all this misinformation po na kumakalat, na attributed to her po? Kasi she's not in the Philippines, no? Whatever she says online, where she is right now, no? Siguro, palagay ko, hindi saklaw ng batas ng Pilipinas tungkol dun sa batas na libel o dun sa anumang makapanirang puri, no? Na batas na meron tayo. If meron talaga siyang matibay na ebidensya, ba't hindi siya pumunta rito, di ba? At kagaya na, iniimbitahan siya ni Senator Bato, doon siya magsalita sa committee. Siguro doon niya sabihin kung ano yung sinasabi niya, kung talagang meron siyang ebidensya. Kaya nga, nakakapanirang puri eh. Di ba? You're hiding under the shadow of social media eh. Yes, di ba? So any Tom, Dick or Harry, kapag halimbawa merong ginawang kwento tungkol sa akin, eh kung totoo yan at meron siyang enough na basihan at ebidensya, ba't di niya sabihin sa local newspaper, local media, or even dito sa Pilipinas, dito siya magsabi. Okay. Kahit po dyan sa mababang kapulungan, wala pong balaki na magsagawa ng kahalintulad na hearing? Ako personally, kasi pinag-aralan namin muna yung drug bust dun sa Batangas recently. Sa Alitagtag, yes, sa Batangas. Yes, Alitagtag. No, hinintay namin yung police report, no? Nakita naman namin na base sa newspaper accounts at saka media interviews and press cons that ginawa tungkol dyan sa nangyaring drug bust na yan, wala naman kaming nakitang reason para mag-propose kami ng legislation, because we felt that ang ginawa ng ating police, ng PNP, ay regular, no? Merong presumption of regularity. At wala naman kami nakitang anomalya na ginawa. So wala kaming, ako personally, wala akong reason para mag-investigate. Unless a member of Congress will file a resolution or deliver a privileged speech that would result to an investigation, then we will be more than willing to accommodate that. I will dignify a comment. Ano, may basher ka kung sa mababang kapulungan daw, kasi daw takot ka sa speaker ninyo na pinsan po rin Pangulo. Would you care to dignify the comment po? Well, tama ka dyan, Pat and Ali, no? Na hindi dapat dinidignify yung mga ganyan mag-isip. Basta ano na lang, may utak ka. May utak kang set visit dito na may interest. Ano ang masarap mula sa Surigao? Ano ang masarap mula sa Surigao del Norte na pasalubong mo sa amin pagbisita mo? Ayan, sige, pangako ko yan sa inyo. May utang ako sa inyo. At I will make sure na merong something from Surigao. Ayan, pasalubong kami. Kong, maraming salamat. Thank you very much, Kong Ace, ng Surigao. Thank you very much. Okay, second district po ng Surigao del Norte. At chairman po ng Committee on Dangerous Drugs.